So welcome back to my YouTube channel. In today's video, crafting naman po ang ituturo ko sa inyo. So ngayon magka-craft ako ng vampiric amulet, which is dito mo siya makikita, hindi siya kay Chloe, ito siya. Ayan, so meron akong 1999 amity. So para makakuha ka ng gantong slot, para malagyan mo to ng option, ipipilitin mo to, craftsman orb, okay, milalabas dyan na craftsman token. Okay, so kailangan mo ng token ni Chloe, which is itong ganito. Okay, so para makakuha ka nyan, punta ka rito sa Port Lux. Okay, so dashpad ka lang dito. Shout out kay Hinepak. Hinepak, kamusta? Yan, dashpad ka rito. Open mo itong si Merchant Chloe. So quest Craftsman Force 101, tell me about the craft, next dialogue, and yan, and thank you. So pag nakuha mo to, pwede ka na mag-register dito sa crafting. Pwede mo na siyang i-add, pumindot ka ng kahit ano dyan, hanapin mo lang yung amulet, and makakarap mo na yung vampiric amulet. Okay? So, materials. So, materials naman na kailangan natin is circuit jewel na level 1 at circuit jewel na level 3. Yung circuit jewel level 1, mabibili mo dito kay Chloe. Kay Chloe. Chloe ba nga? So, ito siya. Shape cartridge na level 1. So, kailangan mo ng so, punta tayo sa craft, amulets, select grade, amulet craft 1, okay, select option, kailangan mo ng vampiric amulet. Okay, so ito siya. Ang requirement sa paggawa ng craftsman amulet is ng vampiric amulet is craftsman amulet na level 1. Pwede kang mag-craft lang niya kung gusto mo, which is ito siya, craftsman amulet level 1. So dito may chance na level 1, level 2 at level 3. So tambahan talaga, pagalingan na lang. So mas maganda dyan, puro level 1 lang yung makukuha mo, kasi yun yung requirements na kailangan mo. Okay, so in my case, hindi ako kakrap ng craftsman amulet, bibili ako. So pwede ka naman kasi bumili nun. So punta ka rito, dito na siya sa accessories, amulets, hanapin mo yung craftsman amulet, ito siya. Okay, so yan siya. Ang level 3 is 180, ang level 2 is 190, ang low, ang mahal. So 850 siya. So bibili ako ng 9 times 10 pieces ba? So medyo malaki. So kailangan natin bumili ng marami. Okay, so bili tayo ng 18 pieces. Sugal na naman po ito. May paglalagyan na naman ng aking pera nito. So maganda-gandang paraan. Check natin, baka mag-register mas mura. Ayan, meron nga ano. Bili lang ng bili. Als registration order. Nope. Als low order. Ayan, 6 pieces. Oh my god. You're getting in my nerves. Ang mahal ano, als low order. Bili pa rin tayo. So guys, nga pala, medyo sugal kasi talaga itong crafting. So bibihira kang makachamba. Bibihira kang manalo, minsan talo, minsan hindi. So kailangan natin ng Bloody Disc na level 1. Punta tayo kay Port Lux. So ang level 1 na disc, na Dark Disc, Bloody Disc o Dark Disc, ano nga ba ulit? Check natin. Vampiric Bloody Disc na level 1. So parang mayroon ako rito, Bloody Disc. Where are you? Where are you? So wala akong Bloody Disc. Open natin si Chloe Marchant. Open Craft Shop. Bili na lang tayong Bloody Disc na level 1. Ayan, isa lang. So kompleto na yung materials na kailangan natin. Amulet Craft, select option, Craftsman Vampiric Amulet. So dalawa pa lang ang makakraft ko. Ang gusto ko at least 5 or 6. Hindi ko kasi kaya gumastos ng ganun kalaki. So maubos lang yung 8M ko, okay na. Okay, so mga 3 piraso lang. Okay, so bili pa tayo. Magastos po talaga sa crafting. Bibihira pa ang nananalo ng malaki rate. Okay, so check natin kung kompleto na. Craft, select grade, amulet, vampiric amulet. So 3 lang ang kaya kong i-craft. So 3, 6, 9. 3 lang tayo, ha. 3 lang. So 3 lang ikakrap ko. Kasi yun lang yung afford. Ayoko kasi magsugal ng napakalaki. Okay, so hanap tayo ng good spot tulad nito. Wala na po tayong
ibang gagawin kundi manalangin sa Panginoon na lumabas ay level 4, level 3, level 4 at saka level 3. Kasi may chance na lalabas dito is Craftsman Amulet na level 2, level 3 and level 4. So napaka ano po ng sugal ng larong to ng crafting. Wala kong basa-basa lang na. So yan, okay? So kakraft na natin yung 3 pieces, select option, Vampiric Amulet. So ayan. So lagay natin siya sa 3. Ayan. So yun po requirements, Craftsman Amulet, Shape Cartridge na level 1, kay Chloe mo rin mabibili yan. Circuit Jewel level 3, meron din darin yan sa auction. Blooded Disc na level 1. So ayan. Manalangin po tayo. Okay. So ito na siya. Crafting Vampiric Amulet plus 3. Pwede rin kasi siya mag plus 4 or plus 5. So pag plus 5, panalo ka na, malaki. Plus 4, panalo ka pa rin. Plus 3, panalo ka pa rin. Panalo ka rito, wag lang lalabas is Craftsman Amulet. Okay? Ito na siya. Plus 4, plus 4, plus 4. Alright, may plus 2 na. Kaso, guys, may plus 2 na tayo isa. Meron din chance na mabasag. Na walang lumabas sa crafting tulad ng mastery. Magtataas yung mastery up mo ng plus 1 kasi nabasagan ka. So, craft pa ulit tayo. Plus 4, plus 3, plus 1. Pwede na. May presyo pa rin siya sa auction. So, cancel natin. Pampabitin ba? So, craft tayo ulit. Ayan. Sana ay plus 4, plus 3, plus 3! Yay! Yun guys, wala tapon sa ating crafting. Lahat is pumasok. Everything is okay. Everything is perfect. So, check natin yung presyo niya sa auction. So, punta tayo ng Bloody Eyes. Hindi tayo lugi sa ginawa natin kasi walang lumabas sa Craftsman Amulet na level 2, level 3. At hindi siya nag-fail. So, ito siya. 5,000 yung price. So, pag hindi mo mabuksan yung auction, restart ka lang. Ayan. Open. Click natin yung si Agent Shop. Register. Nasaan yung mga sinugal ko? At least, nanalo kahit pa paano. Ano? So, yan. Level 2. Ang price niya is 9M. 9M to 10M. Register natin. Level 1. 7.45M. Pwede pa rin. Cancel registration. Ito ang gusto i-cancel. Ayaw ko nito. Level 3 is 15 to 16M. So check pa rin natin para sure. Amulet of Vampiric Amulet of plus 3. So 15 to, benta natin ang mabilisan ng 15 1. So hindi tayo nalugihan guys, ano? Hindi tayo nasaktan sa lahat ng mga pangyayari. Hindi po siya, wala tayong idinaing na lugi. So meron pa akong 4 na piraso, which means kailangan pa natin ng 5 pieces. Siyempre, susugalin ko na yan. So Craftsman Amulet na level low. So kailangan pa natin ng 5 pieces. 1. Oh, nabili na. 1. Uy, lag. 2. Shit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dalawa na lang. 8. 9. As slow order. Ayan. So, meron na ulit tayong 9 pieces. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yun guys. 9 pieces ang requirement sa pag-craft nito. Ito na. Craft na natin. Select grade. Amulet level 1. At Vampiric Amulet. And let's do this. Last na po to guys. Sana plus 5, plus 4, or plus 3. Kahit alright, plus 2. Hindi tayo lugi. At least may bumalik sa atin. Hindi tayo na-hurt masyado sa mga pangyayaring yon. Change, re-register. Sama natin itong lugi pala tayo. Guys, Craftsman Amulet na level 2 yung lumabas. So, which means bota. Okay, wala tayong nakuha maganda dyan. So, meron tayong nakuha 1, 2, 3. Ayan.
kailangan ko na magpa-EO, executive optical. So, ang nangyari, akala ko kasi is craft some vampiric amulet yung lumabas. So, lumabas is craftsman amulet na level 2. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, talo ka. Lugi ka dyan. Kasi pag nag-fail, tapos lumabas si craftsman amulet, level 2, level 3, talo ka doon. So, yun guys. Sana may natutunan kayo sa akin. At nga pala, yung circuit jewel, hindi ko report ako saan binibili. Andito siya. Crafts. Craft items. Portion jewel. Circuit jewel. Level 3. Yan. So, andito siya. Isang set, 4M. So, galpo talaga yan. So, yun. Maraming po salamat. Thank you for watching. See you in my next video. Like and subscribe. Mahalin natin ang ating-ating. Bongbong Marcos po tayo. Good luck sa inyo guys. Sana iswertehin kayo.